Honda CVT torque specs according sa shop manual ng Honda. Sa sigunyal or sa pulley set side is 59 Nm. Set natin. So punta tayo sa 56. Itapat natin yung 0. Ayan, nasa 56 Nm tayo. So plus 3, 57, 58, 59. 59 Nm. Tapos ilock natin dito yung park wrench natin. Lock. Gamit tayo ng Y-tool tapos extension para nakakalang sa lupa. Tapos 22mm na socket na may extension din. Pag nag-click na ganun, okay na yung torque niya. Na-reach na niya yung 59 Nm. Sa torque drive nut naman na 39mm is 54 Nm. So nasa 56 tayo ngayon, minus 2, 55, 54 Nm. Lock ulit natin dito, torque wrench natin. 39mm socket with extension ulit. Nag-click na ulit. Okay na yung torque nya. Gabit natin to dito. Tapos yung clutch bell. Sa clutch bell naman na 19mm is 49 Nm. So nasa 42 tayo. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Tapos silpitan ulit natin to. Lock. Tapos lagay natin tong flywheel holder which is yung ginamit din natin kanina para mahigpitan yung torque drive nut. 19mm socket. Hanggang mag-click. Yan, nag-click na. Sa mga CVT bolts naman, 10 ang standard nito. Pero ang ginagawa ko, 7 Nm lang. Tapos ang gamit ko yung maliit ko na torque wrench. Set natin siya ng 7. Ayan, 0, 7. Tapos lock ulit. Tapos 1/4 to 1/2 na adapter. 8mm na deep socket. Pag nag-click na, okay na. Tapos 8mm din yung nakatago dito, ang maliit. So itong para sa cover na to, ganun din. 7 Nm lang din ang ginagamit ko. 7. 7. 7. Kaya mga torque values nyan, depende yan sa size ng nut na ihigpitan nyo. Kaya mas okay kung pumunta kayo sa kasa, tingnan nyo yung shop manual ng motor nyo mismo. Para malaman nyo doon kung ano ba yung exact torque values ng sa CVT ng mga motor nyo.